ay tumayo ka muna. At kumamay ka na limang tao, sabihin mo, nagpapasalamat talaga ako sa buhay mo. Pwede ho tayong umikot para naman huwag mo nang kamayan yung nakamayan mo last week. Iba naman ang kamayan mo ngayon. There's power in your hands. Amen. Kapag ikinakamay mo yan, may power na lumalabas mula sa iyong mga kamay. That will give glory to God. Amen. Praise and glory to Jesus Christ. At yan, pwede na po tayong maupo. Ayan. Salamat po sa ating worship team at sa lahat na mga kasama natin mula sa nag-declare na Luke 4:18-19 kay Kuya Sander. Sila rin sa ating opening prayer. Sister Dandan sa exhortation of Word of God and Brother Alex. Amen. Sa pagbasa ng kanyang salita. Once again, sabihin mo sa katabi mo, thank you, katabi kita ngayon. At kung meron kang walang katabi, deklarahan mo yung upuan na yan. Next week, may katabi na ako dito. Amen. For we are in the presence ng preparation for our anniversary. By the way, it is not Jose Marichan who is coming into this world. Hallelujah. Sabi mo, hindi si Jose Marichan. Kundi ang Panginoong Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay merong Pasko. Pero nakakatuwa lang, dahil nung pinakinggan ko rin yung kanta ni Jose Marichan, he got a very simple message, pero may katotohanan. Amen. Kaya masarap talaga magpasko sa Pilipinas eh. Sino magpapasko sa Pilipinas? Sama-sama tayo doon kung ulo-loobin ni Lord. Amen. Batiin mo na yung katabi mo, Merry Christmas. So we would like to welcome you on our September edition of our series. Ngayong buwan ay pinag-aaralan po natin ang eternal, ano yon? Anong sabi ng verse natin? I live. My life brings much fruit. Ayan. Ideklara nga po natin sa ating buhay, sabihin natin, my life brings much fruit. Okay, pero yung iba, syempre, hindi nila naiintindihan kung bakit kailangang may bunga. Tanay, may katabi mo, namumunga ka ba? Sa kabila, sabi mo, namumulaklak ka ba? bakit kayo natatawa? Pag namumulaklak, ang kasunod niyan ay bunga. Amen. Kaya yung iba, baka namumulaklak pa lang, yung iba namumunga na, but praise God, hallelujah, ay lahat po tayo dapat may bunga. So, but, sabi dito, death to the world brings eternal blessings. Hinighlight dito, this is a revelation of the Lord kay Pastor Don, hinighlight yung death to the world brings eternal blessing. In human mind, baka isipin natin, itong death to the world ay yung kamatayan o katapusan na ng buhay mo dito sa mundo. Tapos sabi mo, ay kasi ang paniniwala po natin, kasama ako dyan, ang paniniwala ko nung unang panahon ay sa langit ko mararanasan ang maligayang buhay. Kaya nga sabi nila, yung iba naman, sabi nila mag-enjoy ka na habang nandito ka pa sa lupa kasi di mo alam kung sa langit ka pupunta. At least na-enjoy mo daw habang nandito ka sa lupa. Tanay yung katabi mo, saan ka ba pupunta? Sabi na na, sino gustong pumunta sa langit? Nagtaas na ng kamay. Sino gustong mauna? So yung sa katabi mo, sabay-sabay tayo. Walang maiiwan. Amen. Napakasarap walang maiiwan sa atin. Amen. Okay, ngayon, gusto ko lang pong ipaliwanag ngayong hapon. Medyo maganda po ito, though it
sa uunahan ko na po kayo. Though meron itong medyo malalim na kailangan natin ng medyo malalim na pagkaunawa. Sabi mo sa katabi mo, medyo laliman mo. Yung pangunawa natin. Amen. Tutulungan naman tayo ng Panginoon. Okay? Sasamahan po tayo ng Holy Spirit dyan. Kasi itong death to the world is not the physical death na nakikita natin kapag may namamatay. Amen. Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya kung bakit. Pero ang maganda dito, merong daw eternal blessing. Sino dito bless na bless ang buhay niya? Amen. Amen. Sino dito yung hindi na naghahangad ng mundo? Kasi nasa iyo na ang lahat. Sabihin sa katabi mo, nasa iyo na lahat. So the title na pinag-aaralan natin is My Life Brings Much Fruit. Pero kung titingnan po natin sa ordinaryong pagkakaunawa, masarap talaga mabunga ang buhay mo. Ibig sabihin, pero bago pala sabihin natin mabunga, pero ano bang klase ng bunga ang inaasahan mo sa'yo? Tanay mo yung katabi mo, anong bunga ang inaasahan mo? Anong bunga ang hinahangad mo? Anong bunga o ano ba yon? Paano ba natin papababawin? Or ano ba yung life na ine-expect mo ngayon? O wala kang pakialam? Tanay mo yung katabi mo, may pakialam ka ba? Anong magandang, ano ba yung buhay na ninanais mo o inaasahan mo na mangyari sa'yo? Gusto mo na ba yung ganyan? Sapat ka na ba sa kung ano ka ngayon? Depende. Kaya po kung titingnan natin, pagka ang puno sinabing hitik na hitik sa bunga, maganda o hindi? Maganda! Ibig sabihin, maganda ang nangyayari sa buhay ng punong mabunga. Amen? Pero pag hindi namumunga ang puno, may pakinabang wala. May gamit wala. Ibig sabihin, mas maganda pala na ang buhay ay namumunga. Sabi mo sa katabi mo, you will bear much fruit. At kung titingnan natin, marami po sa atin naghahangad, magandang buhay, tama? Sino nangarap dito, Lord, gusto ko maghirap habang buhay. Wala namang ganun, di ba? Gusto ko lagi, Lord, umiiyak ako. Yung damdamin ko laging nasasaktan, yun yung gusto ko. May ganun ba? May nagpray na sa inyo ng ganyan? Kung may nagpray na ng ganyan, tatawagin ko na dito sa harapan. Di ba po wala? Bakit ang prayer natin? Kung may problema nga, ang gusto mo, kapayapaan eh. Tama? May sakit ka, ang gusto mo ano? Sino nagpray dito? Gusto niya habang buhay siya may sakit? Wala! Sabihin mo sa katabi mo, I thank God wala akong sakit. Okay, kaya ngayon po ay gusto kong ipaliwanag sa inyo bakit mahalaga ang bunga. Pero bago tayo pumunta sa bunga, kailangan muna nating malaman paano nagkaroon ng bunga. Okay? Paano ba nagkaroon ng bunga? Saan nagsimula ang puno? Kasi ang bunga ay galing sa puno. At ang puno ay galing sa bunga. Hindi. Ano yan? Itlog o manok lang? Ha? Pag tinanong ko kayo, ano ang unang nilikha ng Diyos? Itlog o manok? Pero sa totoo lang po, ang puno galing sa buto. Siyempre, yung buto galing sa bunga. Pero ang nilikha ng Diyos, una nalikha po ay mga trees. At sa Diyos, ang Diyos ang nag-supply ng seed. Sabi mo sa katabi mo, ang puno ay galing sa bunga. Kaya marami naghahangad sa atin, magandang bunga ng ating buhay. Wala hong masama doon.
Kaya lang, alam niyo po ba na kailangan pala, bago mo makita yung bunga, alamin mo muna ano ba ang buto na nakatanim. Tama ba? Bakit? Kung ano ang puno siyang bunga. Kung ano yung bunga siyang puno. At kung ano yung puno siya din yung sigurado, yun yung buto. Nakuha niyo. Kung ang bunga na meron kang hawak sa kamay mo ay santol, anong puno siya galing? Santol! Pag may nagkamali pa sa inyo eh. Baka may sumagot pa ng papaya dyan. So ang puno, ang bunga ng santol galing sa puno ng santol at yung puno ng santol galing sa buto ng santol. Sino lumunok na dito ng buto ng santol? Sabi ng nanay mo, huwag mo lunukin yung buto, tutubo yan. Dito nalabas. Nakailan tayong, ang dami na nating nalunok na buto. Amen? May tumubo na ba? Meron na. Alam niyo kung saan tumubo? Di ba nilabas niyo yon? Kung hindi nalunod yon tumubo yon. Amen? So ngayon, kailangan natin maintindihan na kung ano yung puno, yun din po yung buto. At ito yung gusto ituro sa atin ng Diyos in John 12:24. Basahin po muna natin. John 12:24. Sige po, basahin natin lahat. 1, 2, 3. I tell you the truth. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Let me just explain to you first this verse. Okay? Kasi wala naman po kayo magagawa kasi ako nagsasalita. Kaya talagang ma-explain ko muna ito. Ang sabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. Ibig sabihin, pag ipinara-praise natin yan, ang buto daw, kung hindi mamamatay at hindi babagsak sa lupa, will remain a seed. Tama po ba? Buto pa rin siya. Pero kapag yung buto bumagsak sa lupa na itanim, it will produce many seed. Pero hindi ho buto yung hindi buto yung ipoproduce niya. Yung seed, kapag itinanim, magiging puno muna. Nakakita na ba kayo ng butong namunga ng buto? Di ba wala? Uulitin ko po. I hope you get it. Yung seed, sabi ni Jesus, kung hindi mamamatay, it will remain a seed. At hindi maitatanim, it remain a seed. Single seed, kasi hindi siya pwedeng mag-multiply. Kasi buto siya. Tama ba? Pero ang proseso ng buto, kapag yan nahulog o inihulog sa lupa, buried on the ground, yung isang butong yon, nabobroken, nawawala yung isang seed na yun, and nagpuproduce siya ng puno. At kapag nagkaroon ng puno, doon nagpuproduce ng bunga. Kaya sabi mo sa katabi mo, galing ka sa buto. Ngayon, ito pong sinayo na ito, pinaliliwanag dito ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagkamatay. Ang illustration na ito pertains to his death. Ang sinasabi niya, gusto niya ipaunawa sa ating lahat hanggat hindi siya mamamatay, solo lang siya. Single lang. Sa ibang translation sabi, the seed remains alone. One seed. Pero kung siya daw ay mamatay, magpuproduce siya ng maraming seeds. Tama po ba? Tama ba yung nangyari? At remember, the seed is the word of God.
And Jesus is the Word of God. Meaning kapag ka ang salita ng Diyos, kung ang Panginoon Jesus mamamatay, magkakaroon ng kaligtasan sa marami. Medyo ano siya, no? Medyo very deep yung ano. Pero papaliwanag ko po bakit itong seed na to ang pinaliwanag ng Panginoon Jesus. But before that, let's go to 25. Okay, 1, 2, 3. Those who love their life in this world will lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity. Let me read the version in TLB version. Ang sabi ng John 12, 23 to 24, Jesus replied, kung meron kayong The Living Bible, it's The Living. Kung wala naman NLT, pwede din. Jesus replied that the time had come for him to return for his glory in heaven. Dumating na doon ang panahon na kailangan nang magbalik ang Diyos ng kaluwalhatian sa langit. Pero bago mangyari yon, kailangan niya munang mamatay. He's telling his disciple what is going to happen to him. And he said, I must fall and die like a kernel of wheat that falls into the furrows of the earth. Unless I die, I will be alone, a single seed. Sabi ni Jesus, kung may 24 anak. Sabi sa 24, but, okay, alam mo yan, ito medyo close siya. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new life. Sabi sa TLB, but my death will produce many wheat kernels. Ibig sabihin, a plentiful harvest of new lives. Sabi natin, new lives. Hala, bakit ba new lives? Paano na naman napasok ni Jesus yung bagong buhay? Amen. So, the death of Jesus is the glory in heaven. Sino na dito may ambag ka sa kaluwalhatian o karangalan ng bansa? Para kang si Yulo. Sino nakakakilala kay Yulo? Tanoy mo yung katabi mo, ano ambag mo sa Pilipinas? Meron ba? Ha? May naiambag ka na ba sa bansa natin na nagbigay ng parangal o kaluwalhatian sa gobyerno o ikaw ay hinahanap ka ng mga pulis? Napakarami ngayon nahanap ng pulis. Yung iba hinahanap ng asawa. Hinahanap ng mga magulang. Kung titingnan po natin, di ba yung iba, kapag may na-achieve sila na magagandang nangyayari, nagbibigay itong karangalan sa bansa, katulad nga ni Yulo, nakadalawang gold. Sa Olympics, tanong mo yung katabi mo, ilang gold gusto mo? Eh, yung gold nilalakaran lang sa langit. So, nung manalo siya, nagbigay siya ng karangalan sa bansa. Ngayon, si Alice Go, anong naibigay? Nako, naging politika tayo. Buti wala tayong live. Eh. Nako, kaya lang may recording. Pero tingnan nyo po, di ba yung mga bayani natin, di ba nagparangal ng mga bayani? Bakit? Sinakripisyo ang kanilang buhay. Yung mga army, yung mga sundalo na nagsasakripisyo ng kanilang buhay, they consider their life as dead. Especially kapag sumasabak sila sa mga ano, ibig sabihin, hindi na nila kinukonsider ang buhay nila. Kaya yung katabi mo, hindi nagpulisyan eh. Ang gusto sa opisina. Pero yung kanilang kamatayan, nagbigay karangal ang kalayaan sa bansa natin. Diba? Yan yung kwento na ating mga bayani. Hindi ni bayani ag bayani. Pero ang Panginoong Jesus is more than that. Si Jesus Christ, ang kanyang kamatayan,
hindi lang nagbigay karangalan sa langit. I want you to catch this. The death of Jesus Christ ay hindi lang nagbigay ng karangalan sa langit, kundi nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Sabi mo sa katabi mo, ang kamatayan ni Jesus ay nagbigay sa akin ng magandang buhay. Okay, paano natin to maunawaan pa much deeper? Gusto ko munang ipakita sa inyo ano ba yung seed na sinasabi dito. So, meron po pala, kapag tayo na, nandito na, kapag inaral natin ang Biblia, ay may dalawang klase ng buhay. Actually, it's not life. But just to understand by our ordinary mind, I'll just call it life, okay? Merong tinatawag na natural man or life or man. Natural man and spiritual man. Ulitin ko po. Meron palang natural na buhay o kaya spiritual na pamumuhay. Akala ng marami kapag ka nandito ka, ikaw ay naborn again, nagpalit ka ng relihiyon. I want to explain what is the meaning of religion. Ang meaning po ng religion is something that you do for God to please Him. May mga ginagawa kang bagay na nakalulugod sa Kanya, that is religion. But Jesus Christ didn't come for any religion. Hindi ho nagdala si Jesus ng panibagong samahan o panibagong relihiyon. Jesus came to give you life. Sabi mo sa katabi mo, buhay ang dala-dala ni Jesus. Hindi relihiyon, hindi kung paano, hindi kung anong gagawin mo, kundi bagong buhay na may ganap, yung ganap at kasiyasiyang buhay ang dala ni Jesus Christ. Eh paano po makukuha yon? Paano mo mararanasan yun? Alam niyo kung paano? Sa pamamagitan, hindi ng relihiyon, kundi relasyon. Tanong may katabi mo, in relationship ka ba? Sino dito nung mayroon siyang makarelasyon, nag-iba yung pananaw niya sa buhay? Hindi ko alam kung napaganda, napasama, pero yung, alam mo yon, pagka ikaw ay nai-involve sa isang relasyon, merong changes. Tama ba? Tama po ba? Sa pagkain na lang. Dati nung solo ka, nakakain mo lahat ng gusto mo. Ngayon may karelasyon ka. Kahit ayaw niya, kakainin mo. Kaya gusto niya, nagtatalo na kayo minsan. Pero merong healthing relasyon. Amen. Yung healthy yung kanila mga kinakain, healthy yung relasyon. Ibig sabihin, yung nagkakaunawaan sila sa relasyon. Kaya po si Jesus Christ, uulitin ko lang, hindi ho relihiyon ang pinapapalit sa atin. Relasyon sa Diyos ang daladala ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, gusto niya maunawaan mo, ang tao pala dapat may relasyon sa Diyos. Kung sino man ang dapat kauna-unahan mong in a relationship, wala iba kundi ang Lord. Tama po ba? Kaya yung ating mga magulang at yung asawa mo, mga anak mo ay pangalawang, kumbaga sa relasyon ay pangalawang konsiderasyon. The very first relationship that you need to take care is your relationship with God. Sabi mo sa katabi mo, relasyon kay Lord. Na ito po yung hindi natin napagtuunan ng pansin. Akala natin ang ibinigay sa atin ay relihiyon. Kaya kung anong sabi ng relihiyon, ginagawa mo. Pero hindi pala. Ang kailangan pala ay relasyon. Kaya kung ano ang sinasabi ng karelasyon, ginagawa mo. Yung ayaw niya, ginagawa mo pa rin. Tama ba? Depende. Pero gusto ko pa ipaliwanag sa inyo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kapag ikaw may tamang relasyon sa Panginoon, ginagawa mo yung sinasabi ng Panginoon.
Kaya naman ang buhay mo talagang maganda. Hindi mo na kailangang maghanap ng kung paano gaganda ang buhay mo. Makinig ka lang sa sinasabi ng Diyos, maganda ang buhay mo. Amen. Gawin mo ang pinagagawa niya, maganda ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, magsaya tayo. Maging maligaya tayo. Sabi mo nga, maigsi lang ang buhay, di nga alam bukas kung buhay pa. Pero dami mo iniisip ang... Bago ka matulog, nag-iisip ka na. Kasi bukas, bayaran na. Di bago ka matulog, dami mo iniisip. Pagising mo, nag-iisip ka pa din. Sabi sa katabi mo, huwag ka masyadong mag-isip. Huwag mo masyadong gamitin yung utak mo doon sa pag-iisip na yon. Walang mangyayari. Pag nag-isip ka ba, may solusyon? Di ba lalo ka lang nagugulo? Sabi sa katabi, huwag ka mag-worry. Instead na mag-isip ka, kausapin mo si Lord. Nandun ang solusyon. Amen. Sabi sa katabi mo na kay Lord, solusyon. So, I just want to show you ano ba yung difference ng natural man or spiritual man or natural life or spiritual life. Kasi nga, ang dinidiscuss po natin dito ay buhay. Okay. Number one, there is a life that is given by our parents. Sino dito mga magugulang? Diba, pag kayo magulang natin, nagbigay sila na mayroong pinanganak, that is life. And that is what we call the natural life or the life given by parents. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Amen. Okay. May dalawang klase, may dalawang classification ng pagiging anak. Anak ka ng nanay mo. Alam nga naman ng tatay mo. Oo, anak kayo ng nanay at tatay mo. Pero kung titingnan, lumabas ka kay nanay mo. Pero ngayon nakikita nyo kung bakit pala magagalit ang Diyos sa huling panahon. Pati yung kung paano niya nilikha ang tao, binabypass na ng marami ngayon. May ibang translation tayo, anak. Ito po, nung tayo'y mabuhay, dala ng, yung buhay na dala natin, sa ating mga magulang, ang buhay pala na ito ay may bit-bit na death. Kaya ang mga tao namamatay. Amen? But death is actually, meaning yan ay no knowledge of God. Sige nga, basahin natin ulit. 1, 2, 3. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Okay, bago tayo malis, ibig sabihin, may isang children ditong tinatawag, ito ay children of God. Ang children of God daw ay yung mga nanampalataya at tumanggap kay Jesus, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Therefore, hindi lahat anak ng Diyos. Kasi nga, mayroong mga anak ng mga nanay at tatay. Nakukuha niyo po, yung natural man, ang tawag sa kanya, anak ng mga magulang niya. Pero, kung ikaw daw ay mananampalataya kay Jesus, tatanggapin mo siya, bibigyan ka ngayon ng Diyos ng karapatan, maging anak ng Diyos. Amen. Therefore, hindi ka lang anak ng nanay mo, anak ka pa ni Lord. Amen. Kasi hindi ho lahat anak ng Diyos. Uulitin ko po. Hindi lahat anak ni Lord. At di ba sa religion natin, tinuro, akala natin, anak tayo lahat ng Diyos. Hindi po pala. Anak tayo lahat ng mga magulang natin. Pero dito sinasabi, kung sino man ang maniwala at tumanggap kay Jesus, meron pa siyang karapatan maging anak ng Diyos. Therefore, may bagong buhay para sa'yo. Amen. Hindi lang yung buhay na bigay ng magulang mo, kundi buhay na biyaya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may biyaya ang Diyos. 13.
Alam niyo po, ito ang problema sa akin. Pag ako'y nasa number one, ang haba ng aking explanation. Kaya next week, magsisimula ako sa number three. Wala na naman ako. Nasa one pa lang tayo. Pero gusto ko pumanamnam niyo kasi yung gustong iparating ng Word of God. Oh, ayan. Ang tawag ay physical birth. Natural birth. Pero pagka ikaw daw ay nanampalataya kay Jesus, mayroon kang tinatawag, you are reborn. Not with a physical birth resulting from a human passion or family planning, but a birth that comes from God. Amen. Alam niyo bang good news yun? Sabi mo sa katabi mo, there's a good news. Anak ka ng Diyos. 1 John 2:16. Okay, basahin po natin 1 John 2:16. 1, 2, 3. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are for this world. Kapag ka mayroon pong natural birth, pinanganak ka sa isang komunidad, ang kinalalakihan mo kung ano yung tinuturo sa community. Kung ano yung tinuro ng mga tradisyon ng pamilyang yon, tama po ba? Di ba yun po yung nakakalakihan natin? Kaya nga dito, hindi ito tradisyon. Hindi tayo, we're not living anymore sa traditions. Amen. Okay, ano yung tinatawag na mundo? For the world offers craving for physical pleasure. Okay, sa iba pong translation, NIV. Ano palagay sa NIV? So, ibig sabihin, yung mga nabuhay, yung buhay na bigay sa atin ng magulang, nabuhay po tayo doon ng kung ano, yung nang walang knowledge of God, but knowledge of this world. Kaya nga ang nakalakihan natin noon, akala mo noon, okay lang mag-inom. Tanong mo yung katabi mo, nag-inom ka ba noon? Ay, bawal po ba? Ha? O diba, minsan hindi kasi natin yon nalaman na hindi pala maganda. Na hindi pala tama. Bakit? Eh, without knowledge tayo eh. Ang knowledge lang natin is about how to live in this world. Ang knowledge natin, kala natin, pag pinanganak tayo na ating mga magulang, kailangan mag-aral ka. Kapag ka nag-aral ka, kailangan magtrabaho ka. Tanong mo yung katabi mo, may trabaho ka na ba? Anong gusto mo? Di ba? Kapag ka may trabaho ka na, settled na, kailangan mag-asawa ka. Tanong mo, hindi, katabi mo, may asawa ka na ba? Eh, bakit wala pa? Akala ko ba yun yung buhay natin? Ba't wala tayong asawa? Pero that's how we knew life, di ba? Akala natin ganun ang buhay. Kailangan mo mag-aral, kailangan mo makatapos, kailangan mo magtrabaho, tapos kailangan mo mag-asawa, kailangan mong pag nagka-asawa, kaya nga may nape-pressure, kailangan naman magka-anak. Standard ng mundo. And yan po ang nakalakihan natin. Amen? Tama po ba? Yun yung nakalakihan natin. We live without the knowledge of the Word of God. At yan ang tawag dyan ay life with our parents. Life given by our parents. So yung life na yon ay hindi natin naunawaan. We don't have the knowledge of God but only of this world. Number two is the life that is perishable. Perishable. Nung ako po'y nasakay ng jeep, madaling araw, palagi ako may nakakasakay sa jeep na ano, yung nakalagay doon, perishable goods. Di ba? Tapos meron silang yelo,
may tubig nakalagay sa styrofoam. Nakalagay, bakit nabubulok? Ngayon, ang life, yung ordinary life pala na buhay dito sa mundo, talagang nagpe-perish. Kaya nga mayroong namamatay. Ang tawag doon ay perishable. Bakit nagkaroon ng kamatayan ng mundo? Because of perishable seed. Dito na po ako papasok. Perishable seed. Tingnan natin ang 1 Peter 1:23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable seed through the living and enduring word of God. Meaning, yung buhay na bigay ng mundong ito, perishable yan. Bakit ang seed ay perishable? Yung seed ng mundo, nabubulok. Kaya pag itinanim, pag tumubo, nagkabunga, bulok ang bunga. Pero sinasabi ng Diyos, nang maborn again ka, ibig sabihin ng born again, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Ang tinanggap mo na ngayon ay hindi seed na nabubulok, kundi imperishable seed. Therefore, ang buhay mo ay mayroong buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay na buhay. Let's go deeper in Romans 5:12. Uulitin ko po. Nung wala tayo sa Panginoon, ang buhay na meron tayo ay buhay na hindi nakakakilala sa Diyos. Ang kilala lang natin ay religion. Ang buhay natin noon ay buhay na walang relasyon sa Diyos. Ang alam lang natin, kailangan nagpe-pray ka, kailangan nagsisimba ka, nagsisimba nga tayo sa labas pa. Diba? Kasi akala natin yun yung way. Pero hindi pala, ang gusto ng Diyos, relasyon. Personal relationship. Kaya tanayin mo yung katabi mo, sinong karelasyon mo? Si Lord. Personal relationship. Romans 5:12. Basahin po natin. Therefore, just as sin entered the world through one man, in death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. Ayan. Bakit ba kasi nakapasok yung sinful life or sinful nature natin? Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga ninuno. Kanino? Kay Adan at Eva. Si nakakakilala kay Adam and Eve? Say hallelujah. Si Adam and Eve po, sa kanila nag-originate yung sin. Sa kanila nagmula ang kasalanan. And ang kasalanan po, let me just explain, ay hindi yung nagnakaw ka, pumatay ka. Ah, hindi ba yun ang kasalanan? Ibig ng kasalanan, you disobey God. Kaya pag pumatay ka, bakit sinabing nagkasala ka? Because you disobey the Lord. Kaya pagka nangupit ka, 50 lang naman, Lord. Yung isa nga, 100 eh. Nagturo ka pa. Dalawa na kami. Tisyo lang naman. At kape. Ino-audit nga yung kabila namin yung opisina kasi nagkakaubusan daw ng kape. Ay, lilima. Ay, nauubos ang kape. Baka ikaw nag-uwi. Talagang katabi mo, nauwi mo. Kaya pala, di ba, ang nangyayari, ang tawag ikaw ay makasalanan. Hindi lang dahil nga pumatay ka o ano man. Kasi nag-disobey ka. Sabi mo sa katabi mo, obey ng obey. Eh, paano ka mag-obey kung hindi mo alam kung anong susundin? Kaya nga minsan, kaya nakaka-relate ako kay Sheila Go. Sabi ko, Lord, magagamit ko ba itong mga to? Sabi ni Sheila Go, pinapirma lang daw siya, hindi niya alam. Pero alam niyo ba na yung, kung kahit,
Hindi mo alam, dahil pinirmahan mo yan, kahit sabihin mo hindi mo alam, may kasalanan ka pa din. Kaya minsan, kaya yung sinasabi natin, ay hindi ko naman alam na bawal sa Diyos to. Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Pero nagagawa natin, kasi nga hindi mo alam, may kasalanan pa rin. Pero may good news pa rin. Sabi mo sa katabi mo, may good news palagi. Yun ang nakaka-excite eh. May good news palagi. Amen. Kahit na anong sama ng katabi mo. Ay, sama ng katabi mo. Ay, ang ganda-ganda mo ngayon, ha? Kahit na anong naging masamang buhay natin. Alam niyo po kung ano nakakalungkot. Pag dumating kayo sa puntong ganito. Lord, wala naman akong ginawang masama eh. Sabi nga si Lito Lapid eh, ano? Wala kang ginawang masama, wala ka rin naman nagawang mabuti. Alam mo ba kung bakit binigyan ka ng Diyos ng buhay? For you to do good works. At pag sinabing to do good works, ay hindi yung magpakahirap ka para makagawa ka ng kabutihan, hindi. When God give you something to do good works, He already planned it long ago. I-execute mo na lang, di ka mahirap. At pag sinabing good works, hindi lamang ikaw yung gawa ng gawa, ikaw rin ang nakakaranas. Siyempre, kapag ka maganda yung gagawin mo, ibig sabihin, ikaw, maganda ang nangyayari sa'yo. Hindi naman pwedeng yung masama makagawa na mabuti. Hindi ho totoo yun. Kaya yung mga white lies, lies pa rin yan kahit na puti, pula o itim yan. Alam niyo po, ang sarap talagang i-meditate. Kaya nga lang, kaya yung buhay po natin sa Romans 5:12, kaya pala nakapasok ang kasalanan at kamatayan ay dahil sa ating mga magulang kay Adan at Eva. Pero hindi natin sila masisisi. Hindi mo pwedeng sila ang ituro, Panginoon, kaya ako nagkaganto kasi yung buhay. Kasi yung pala ay gawa ng mga magulang namin, ba't ako naghihirap? Minsan ganyan tayo. Sinisisi mo sa iba. Sabi sa katabi mo, huwag mo isisi sa iba. Baka may pagkukulang ka. Palagi mga magulang natin, sinisisi natin kasi mahirap lang ang magulang ko. Kaya ngayon, mahirap din ako. Lagi sinasabi, di ba, walang masamang maging mahirap. Alam mo kung ano masama? Yung hindi ka naging mayaman. Kasi ang buhay sa Diyos ay mayaman. Sa katabi mo, mayaman pala ang buhay ko? Ngayon mo lang nalaman! Ay, dyan, ten, the thief cometh not but to steal. Kaya tayo naghirap, merong magnanakaw, na nagnakaw, pumatay, sumira ng buhay mo. But the good news is Jesus Christ. John 10:10. Other translation, anak, lagay mo ang King James. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Alam niyo kung meron kailangan sisihin, hindi man si Adan, si Eva eh. Yung demonyo ba? Huwag ka tumingin sa katabi mo. Bless ni Lord yan. Sino ba sumira ng buhay natin sa totoo lang ay si Satan? Hindi yung mga magulang natin. Hindi mga ninuno natin. It is the devil.
na gustong masira ang buhay mo. Kaya ngayon nahihirapan ka. The devil has a plan to destroy you. But praise God, sabi ni Jesus, darating ako sa buhay mo so that you might have life. And that life that you have is not just life, but more abundant. Kaya yung buhay, pag na kay Jesus Christ, iba talaga. You are not the same. Hindi ka nare-reformat. Kundi may bago ka talagang buhay. Sabi mo sa katabi mo, bagong-bago ka ngayon. Parang sapatos mo. Binyagan na yan. At diba pag may bago ka, wag mong matapakan yan, bago yan. Yung puting-puting rubber shoes, iniingatan mo yan. Kaya dapat the moment you open your understanding that Jesus Christ gives you new life, iingatan mo yung bagong buhay na bigay ng Diyos sa'yo. Hindi mo hahayaang mapulyot yan ng iyong mga nakaraan, ng iyong mga kaibigan na dating nagdadala sa'yo sa kapahamakan. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang buhay. Amen. Number 3, ano ba yung buhay ng natural man? The life of a natural man is hostile to God. Ano ba yun? Hostile, hostile, hostily. But in my version, it's hostile, okay? Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Mm-hmm. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Ngayon, di ba kanina, merong born by parents, pero may newborn or pagiging born again kay Jesus Christ kapag tinanggap mo siya. To those who believe in Him, John 1:12, He gave them the right to become a child of God. Kaya mayroong tinatawag, sabi ni Jesus, how to be? You must be born again. Hindi ibig sabihin ng born again, kailangan mong sumapi. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasapi. Sa kabila, wala kang sapi. Hindi ho tayo sumasapi sa isang samahan o sa isang relihiyon. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ibig sabihin ng ma-born again ka, kailangan mo ng bagong buhay kasi. Kailangan may bagong seed na mailagay sa'yo. At ang seed, kung gusto mo pang eternal, dapat imperishable seed. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng hostile to God? Ang hostile pa lang, meaning ay very opposite. Sa madaling salita, kontrabida. Di ba may bida? Kapag ka sinusuportahan mo yung actor, ang tawag sa'yo ay best support, di actor, best supporting actor, kasi sinusuportahan mo siya. Pero pag ikaw, kalabang ka ng bida, ang tawag sa'yo ay kumukontra ka palagi. Bak nagtatawanan yung mga mag-asawa. Hindi ho kontrabida yung kontra-asawa. Okay? Hindi sila kontrabida, kontra-asawa yun. Okay. Pag sinabing very hostile to God, they are opposite, very opposite. They dislike, they are in opposition. They are rebellion before God. Sinabi ng Diyos, ibigin niyo ako sa lahat ng bagay, ayaw mo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang number one. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, palaging nag-oppose, therefore meaning, ang seed na meron ka or ang life na meron ka is the ordinary life. The life that was born by this world. Kapag ikaw ay controlled na ang iyong flesh,
mas sinusunod mo yung gusto ng katawan mo. Sabi ng Espiritu ng Diyos, bumangon ka na at manalangin ka. Sabi mo, masarap pa po 5 minutes. Sabi mo sa katabi mo, pag sinabi ni Lord, kaya mo yun. Hindi ka pagagawa ng Diyos na hindi mo kakayanin. Kaya lang, ang kailangan nga ay bagong seed sa puso natin. Remember that the seed is also the Word of God. Kaya nga yung parable ng seed, alam niyo yon, dapat maitanim siya sa matabang puso. Matabang puso. Kaya ako, napipilitan na ako magpapayat eh. But it's not about our physical body. Marami nga yung nag-ano ngayon kasi ano yun, body shaming daw. Kaya, huwag nyo nang sabing mataba ako, malusog lang. Okay? I'm healthy. And dahil nga yan sa hindi mo lang alam, kumbaga, alam nyo yun, nagkakaroon kasi palagi ng standard ang mundo. Ang sabi nila, pag gumamit ka ng glutathione, puputi ka, gaganda ka. Graduation na. Lakas na kaya. Graduate na ako. Huwag kayo mag-alala. Wala pa si Pastor doon. Ako muna. Nakigluta tayo na ako. Sabi ng mundo, pag gumamit ka, puputi ka. Kasi ang standard ng mundo, yung maputi, yung makinis, payat, sexy, that's the standard of this world. Pero may ganyan bang sinabi ang salita ng Diyos? Wala. Sabi ng Panginoong Jesus, ang tunay na kagandahan galing sa puso. Kaya sabi mo sa katabi mo, galing sa puso. Pero kapag ikaw ay born of this world, ang care mo is in this world. Ulitin ko po. If you are born, if your mind, you're just born of this world, ang iniisip mo lang palagi ay yung pangmundo. Standard ng mayaman. Ano yung standard ng mayaman? May 5 kotse. Malaking bahay. Pag lumabas ang bag, LV. Lumang bag. May LV din ako, lumang bag. Pero tingnan mo, ang dami niyang utang. Binabayaran niya yung kanyang kotse monthly. Hindi, cash yun. But that's the standard of this world. Pero sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, iba pag sa Diyos. Kahit nga wala kang pera, mukha kang mayaman. Nagsha-shopping ka pa. Window lang. Deklarahan mo yung katabi mo, sabi mo, sa susunod na magsha-shopping ka, bibili ka. Ano, tubig. Alam niyo po ba ang beauty sa Diyos? Ay glory ng buhay. Peaceful life. Pag lumabas ka, hindi ka lumilingya, hindi mo kinukumpara ang buhay mo sa mga sinasabi nilang mayayaman. Kasi ang mind mo hindi nakaset sa kung ano makukuha mo sa mundo. Ang mind mo nakaset, ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa akin? Kahit wala kang LV, pwede mong gawin yun. Pero ang mundo, pag wala silang riches of this world, hirap na hirap silang kumilos sa mundo. Pero yung mga tunay na may kayamanan sa puso, ang Diyos, ang laki nga ng sweldo nila sa napupunta, hospital bill.
ikaw sa bilbil. Ano pa yung bilbil? Bilbil. Ba't natingin kayo sa akin? Pero kabibilbil nyo, bilyonaryo tayo isang araw. Alam nyo, ang maganda, ang tunay na standard ng mundo ng Diyos, yung hindi tayo nagyayabang na mayaman tayo. Kasi, sabi mo sa katabi mo, plano talaga ng Diyos sa'yo, mayaman ka. Mahirap gumawa ng mga misyon kung palagi tayo nanlilimos. And kita nyo ang Panginoong Jesus. Pag lumalakad siya, wala ho siya dalang maraming pera. Wala rin siya dalang tinapay o isda o tutulugan. Wala nga siyang mansyon eh. Sabi nga niya eh, gustong may mag-follow sa kanya, magsusunod kayo sa akin, wala nga akong bahay. But He is the King of Kings and the Lord of Lords. He doesn't have any riches of this world. Anong meron siyang riches? Riches ng langit. Sabi mo sa katabi mo, mas mahalaga ang kayamanan ng langit. At ang yaman ng langit, walang iba kundi ikaw mismo. Isa ka sa kayamanan ng langit. You are precious. Sabi ng salita ng Diyos, you are precious more than the silver of gold or gold of this world. Kaya sabi mo sa katabi mo, precious ka sa Panginoon. The reason sometimes ano pa yung hostile to God? They are controlled by their self-nature. Galatians 6:8. Whoever sow to please their flesh, from the flesh they will reap destruction. But whoever sow to please the Spirit, from the Spirit they reap eternal life. They live only to please themselves. And they can never live a pleasing God. Yung ang gusto lang niya, laging nabubusog yung sarili niya. Laging naliligayahan yung pansarili niya, pampamilya niya. Hindi nakasama ang Diyos sa agenda niya. Sabi mo sa katabi mo, sama mo si Lord sa agenda mo. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw lang ang agenda ng Diyos. Imagine, ang Diyos, ikaw lang ang agenda niya, tapos siya, isang araw minsan pinagpapalit pa natin. Ang Diyos, palaging iniisip niya, kapakanan mo, ikagaganda ng buhay mo, sa kabutihan nga ng Diyos, alam niyo, iplinano na nga niya yan eh. Yung magandang buhay mo, plinano na niya beforehand. Pero bakit nga hindi natin nararanasan? Kasi baka ang seed na meron tayo is the perishable seed. That perishable seed or that life is a life that cannot live pleasing God. And in short, it leads to death. Romans 6:23. Romans 6:23. Merong sige po. Tutuloy ko ito next week. Ano naman yung counterpart nitong different life from God? Basahin po natin, wages of sin. For the wages of sin is death, but for free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ngayon, yung natural life will experience death. At alam niyo po, yung death na yon, it's not just one time. That would be eternal. Meaning ng death, you are separated from God. So kapag ka itong death, sinful death ang naranasan mo, you will be eternally separated from God. There's no more chance to be with God. No more chance.
No more chance. But may good news. Sabi mo sa katabi mo, may good news lagi. Kaya di ba minsan may problema ka? Pag dumating sa iyo yung problema mo, lagi mong deklarahan, okay, I receive a problem, pero may good news. Nawalan ka ng work? Yes! Sa tingin mo, that is bad news, pero may good news. May parating na promotion ang Diyos. Ang Diyos, hindi mauubos ang trabaho para sa'yo kapag ka pinagtrabaho ka niya. Baka nagpapahinga ka pa lang ngayon, kaya wala pa yung work mo. Kasi gusto muna ng Diyos, maunawaan mo yung dahilan bakit nandito ka. Bakit kanya dinala dito? Anong purpose niya sa iyong buhay? Akala mo, maghahanap ka lang ng trabaho, pero iba ang nahanap mo. Hindi trabaho, nahanap mo yung nagbibigay ng trabaho. Diba mas masarap yun? Kasi pag ang Diyos, kahit saan ka ilagay, bibigyan ka niya ng, hindi ka lang basta bibigyan ng trabaho. Kasi dito gusto trabaho, nahihirapan siya. Diba masarap yung trabaho, magaan lang. Bakit? Eh kasi, sabi mo, Lord, gana mo yung trabaho ha? Kasi maglilingkod pa ako sa'yo sa gabi. Meron kaming mga life group, meron kaming mga worship service. Pati Lord, Saturday, Sunday, alam niyo po sa totoo lang, inoferan ako sa office. At praise and glory to God, natapos na yung storm ng office namin. And nagpapasalamat ako sa Diyos sa kalakasan. Ngayon, sa sobrang tension, inoferan ako ng another job. Okay? Sabi niya, Lani, kung gusto mo, you will travel. Uy, gusto ko yun. Siyempre, ta-travel ka eh. Dito lang naman. You'll travel around the region. Sabi ko, okay. Pero tingin ko, hindi ko kaya yung bagong trabaho na gusto nila yung paggawa. Sabi nila, kakayanin mo yan because you can, you know the company, kilala ka ng mga tao, alam nila, close ka sa management. Actually, they want me to give a new opportunity. Kaya lang sabi sa kanila, nung marinig kayo magta-travel, ang una ko naisip, alam niyo kung ano yung gawain ng Diyos. Sabi ko, no, I cannot. Sabi, hindi ko matatanggap yan. Kasi kung magta-travel ako, nang, ano, mamimiss ko yung JCTD. Sabi ko, hindi, mamimiss ko yung gawain. And alam niyo naman, kasi sa ibang rehiyon po, ay di ba Friday, Saturday, yung, parang iba yung kanilang holiday. Ayan yung ating off. Samantalang tayo dito Saturday, Sunday. Basically, kung ta-travel ako sa iba, Saudi, Qatar, Oman, iba yung kanilang ano. Sabi ko, hindi ko nakikita ko, I cannot accept it dahil may travel. Sabi niya, alam mo, sige, di-discuss ko sa management na hindi ka magta-travel ng Sabado at Linggo. I will make sure na hindi nila itatouch. Sabi ko, you can touch all the days, but you cannot touch my Saturday and Sunday. So sabi niya, sige, at kakausapin ko ang management na hindi ka pagta-travelin ng Sabado at Linggo. Sabi, gusto pa nga akong ihabol eh. May midweek kami ng Wednesday. Hindi ko agad na isingit. Tingnan ko muna ito. Magkananda na. Basta kailangan makabalik ako. Though it is once a month lang, 1 week, naikutan ko daw iba't ibang rehiyon. Sama niyo po ko sa prayer. Pero iba na talaga yung heart's desire mo ngayon. Pag nasa Diyos ka na, sabi ko nga, ang gusto ko lang talaga makastay because of yung gawain ng Panginoon. Pero kung loloobin ng Diyos na iba yung kanyang plano para sa akin, I will obey. Kaya malalaman po natin lang yan. Kapag kayong buhay na meron ka, yung buhay na bigay ng Diyos. Pag yun na yung pinapamuhay mo. Kasi ang buhay ng mundo, it is always a life of poverty, worries, fear, sickness, and even death. The life of this world is very obvious. Tingnan natin sa Galatians 5:17. Basahin po natin.
The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Just remember, minsan kung ang puso natin ay nakakaisip ng evil, it's because of the sinful nature. Kasi yung sinful nature, ang gusto niya, he wants to do always evil. Kaya dapat mabago yung nature. Anong kailangan? New nature. New life in Christ Jesus. Ano pa yung sinful nature? Very obvious. In Galatians 5:19, ano po ang sabi doon? Galatians 5:19, when you follow the desire of your sinful nature, anong results? Very clear. Meaning kung ano yung seed, tutubo yung puno, yung bunga, very clear. So kapag ang buhay natin, nakikita mo, ito yung nagiging bunga, ibig sabihin, mayroong mali sa seed. Ang seed na naitanim ay yung perishable. Therefore, kailangan mabago yung seed. Kailangan yung imperishable seed. Kanino manggagaling ang imperishable seed? Kay Jesus Christ. Very clear. Yung bunga, ano yon? Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, 20. Idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division. Next verse. Envy. O diba? Hindi natin to alam lahat, no? Nakala natin normal lang. Pwedeng mag-yosip, pwede kang magawa ng kung ano-ano kalukuhan. Kasi yun ang natural world. Pero pag inaral mo pa lang salita ng Diyos, hindi pala dapat yun yung buhay. Drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Next verse. Huwag ka pong masaktan kung nadaanan mo yung ganitong mga bagay. Huwag kang mag-give up. Gusto lang ipaunawa sa atin ng Diyos na hindi pala yun yung tunay na buhay. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. Oh. Ito dapat yung prutas na nakikita sa buhay natin. Ano yun? May pag-ibig ka. May joy. Peace. Patience. Hindi Ferrari. O Perero. Joy. Paboritong po Perero eh. Sa mga hindi nakakaalam. Kala nyo Ferrari. Balik tayo ulit sa 22. Love, joy, peace, patience, kindness. Hindi ba ito yung masarap na maito yung nakikitang bunga sa buhay natin? May kindness ka, may goodness ka, may faithfulness ka. Dapat ito yung hinahangad natin. Alam mo, pag hinangad mo lahat na ito, yung riches ng mundo, susunod lang sa'yo. Yung maligaya ka, kahit na walang nagmamahal sa'yo. May Diyos naman, nag-iingat sa nagmamahal sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, darating din yun. Kaya nga may tawag dyan, no? Patience. Patience ka lang. Habang may buhay, may pag-asa. Goodness, faithfulness. Next verse. Gentleness and self-control. There is no law against these things. Walang batas itong mga bagay na to. Again, ito yung bunga na dapat dinidesire natin. And how to achieve it. Check anong naitanim na buto. Nadaanan natin yun, lahat tayo dumaan dyan, naging makasalanan tayo, naging marami ang mga buhay natin. Kaya nga, pag Holy Spirit encounter, dun muna i-encounter ang iba't ibang kwento ng buhay.
Pero doon mo rin mapapatunayan ang magagandang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya tayo po lahat ay magsitayo, and I want you to sing this song. If you